Mayigit sa 100 bahay sa paligid ng isang moske sa Baclaran kaninang umaga. Sa exclusive video na nakuha ng ABS-CBN News, kitang-kita ang nangyaring batuhan at barilan. Ganon din kung paano natamaan ng bala ang isa sa mga residente. Nang humupa ang gulo, 3 ang namatay at halos 20 ang sugatan. Nagpapatrol, Dominic Almelor. Ang mga babaeng ito na residente ng Ras Sulaiman Grand Mosque sa Baclaran ang pumronta at sumagupa sa mga pulis at demolition team noong June 7, 2007. Pero kahit nag-iba ang mga bahay, muli silang nagtayo ng mga barong-barong sa paligid ng moske. Kanina, matapos ang mahigit 2 taon, muli silang binulabog ng malaking puwersa ng demolition team. Kanya-kanyang hawak ng tirador, bote, kahoy at bato ang mga residente sa ibaba at itaas ng moske. Tulad ng dati, mga babae rin ang humarang sa mga pulis. Umiiyak pa silang nagmamakaawa na huwag ituloy ang demolisyon. Ang aling ito, walang takot na hinataw ng kahoy ang mga magdedemolisyon. Kahit mamatay kami lahat, hindi kami alis rito! Pero tuluyan rin silang itinulak ng mga pulis. Maya-maya pa, nagsimula ng magpaulan ng iba't ibang pambato ang mga lalaking residente. Gumanti na rin ang demolisyon team. Pati mga pulis, nagpaputok na rin dahil armado rin daw ng sugpak ang mga residente. Si Makauna walang takot pa rin sa paghagis ng malalaking bato sa kabila ng pamamaril. Pero maya-maya pa, bumagsak na siya ng tamaan ng bala ang kanyang paa. Agad siyang binitbit para isugod sa ospital. Siya ang sugatan sa panig ng demolition team. Mahigit 10 naman sa mga residente. Pero 3 sa mga residente ang nasawi sa putukan. Isa rito ang 7 taong gulang na si Rajib Batalo. Wala ba sila mga puso? Mamanaid ba sila? Sa isang iglap, mabilis na nawasak ang lahat ng mga bahay sa paligid ng moske. Allah lang ang bahala sa amin. Kung saan kami pwede mapagpag. Masakit po. Masakit talaga. Ayon sa Philippine Reclamation Authority, ang malawak na lupaing nakakasakop dito sa moske ay nakatakda ng gawing isang terminal ng mga pampublikong sasakyan. Pero tiniyak ng ahensya na hindi mo na ito gigibain hanggat hindi pa handa ang relocation site nito sa Paranaque. Samantala, nanindigan pa rin ang mga residente na hindi sila aalis sa lugar. Kung talaga may malilipatan kami, aalis kami. Hindi naman kayo mga bubo na hindi kami aalis na hindi minsamin. Kinundi na naman at paiimbestigahan ni anak Mindanao Party List Representative Mujib Hataman ang naging marahas at madugong demolisyon. Dominic Almelor, Patrol ng Pilipino. Patay ang anak ng isang police superintendent sa ng Caloocan habang sugatan at arestado ang 3 niyang kasamahan, kabilang po ang isang pulis matapos silang